mas kailangan kong bumuo ng sarili kong tsura, kailangan ko bumuo ng sarili kong pangalan. Dalawa po yung pakiramdam ng ganun eh. Minsan nakakatuwa. Siyempre, naiyak halintulad ka sa kilala at magaling na aktor. Isang kilalang personalidad. Pero minsan nakakaano din. Minsan parang nakakakaba. Dahil siyempre, yung expectations kapag sinabing Alden Richards, iba na eh. Ibang level na yun eh. Pero hindi naman ako sumusuko para tanawin o i-meet yung expectations ng mga tao sa paligid ko, yung mga sumusuporta, ganyan. Masaya naman po kasi kahit paano napapansin po nila ako sa ganung paraan. Doon po sa nabanggit ko kanina at sa nabanggit nyo, pasok po yun, dalawa. Nakaka-pressure po kasi syempre ibang level na nga po si Alden, talagang superstar. Si Kelvin, nagsisimula pa lang, magbukay, magtayo ng pondasyon para ready sa ready sa ano, sa pagbibuild ng sarili ko. So, nakakatuwa din, achievement din dahil naiitatabi ka sa ganong klaseng personalidad, di ba? Hindi biro. Pero may pressure po talaga siya. Hindi siya talaga biro. Ganun. Halo-halo po Ate Rose, kasi iba-iba po yung perspective ng tao. Kahit na, tinry ko kasi magbasa ng mga comments isang araw kasi nilaan ko para magbasa ako ng mga comments. Nakakatuwa dahil may mga positive and hindi naman mawawala yung mga negative. Siyempre, opinion nila yun. Pero natutuwa rin ako kasi na ilalabas nila yung nararamdaman nila kahit na sa negative na paraan. Ang importante naman marinig yung isa't isa. Pero nung nagbasa ako, hindi lahat positive, hindi lahat negative. May iba, ano lang, parang okay, tame, ano lang, balance lang. Pero parang mas, ano sila, yung hula, yung sinabi niyo po, parang talagang may mga nagtatalo doon, may mga thread doon na nagtatalo sila o sino, nagbabanggit sila ng pangalan na ibang personality. Kasi nga medyo madilim yung mukha ko. May iba rin naman nagre-reveal ng picture ko kasi meron silang nakuhang picture mula sa magazine. Oh. At yun, nakakatawa po yung ganun dahil hindi po kasi ako talaga sanay na napag-usapan good and bad dati pa. Pero parang ganun eh, sinasanay ko yung sarili ko sa ganung nangyayari. Good and bad kailangan mo tanggapin. In real life, malayo yung personality nila, nilang dalawa, sa opinion ko. Pero, they have their own niche. Parang, magkaiba yung charm nila. Yung attractive for me kay Alden is yung pagka boy next door niya. Yung ganun niyang type. Kay Kelvin, he's very deep. He's very, malalim siyang tao. And it's kind of dark, which makes it very interesting. So, ganong type of leading man yung nakikita ko kay Kelvin. So, kung, yun nga po, magkaiba sila ng charm, iba yung hatak nila. So, I think it both works though. Pareho namang effective.
Sanay na po. Doon pa man may mga ganun na po naririnig. Kaya sanay na po yung loob ko sa mga ganun feedback. Natutuwa ako dahil yun nga, kagaya pa rin sinabi ko kanina, nilabas nila yung nararamdaman nila kasi ang importante naman is marinig natin yung isa't isa. Di ba? Yun yung pinakamahalaga. Para sa akin, yung kung ano man yung sa loobin nila, ilabas lang nila kasi baka makasama pa yun sa kanila. So, tinitake ko naman yun as, ano, as a positive na lang. Instead na intindihin ko na masamain ko siya. Mas makakasama, sa akin kasi makakasama kung iintindihin ko at titignan ko yung negative side. So, ginagawa ko na lang siyang stepping stone para mas maging, mas makatulong siya sa pagbibuild ko at sa gusto kong puntahan. Kumbaga, yung negative, yung ginagamit kong puntuhan para maabot yung positive. Yung pinakamasakit po sa akin is yung ayun lang naman eh, yung hindi ma-appreciate yung ginawa mo, yung best mo or yung nilaan mo para doon. Yun naman yung pinakamasakit doon. Else wala naman na. Kung may masakit man silang gusto sabihin, kagaya ng sinabi, tinatanggap ko naman siya ng buong puso at pinag-aaralan siya. Itura kay James Reid eh okay lang din naman, masaya naman is dahil na kagaya parang kay Alden din ganun. Kailangan ko din mas kailangan kong bumuo ng sarili kong tsura, kailangan ko bumuo ng sarili kong pangalan at hindi ako kailangan magtago sa anino ng ibang personalidad. So, ayun lang yun po. It's our first time working together. We met once, pero hi bye lang. I think it was a Sunday Pinasaya guesting. Parang natatandaan ako, Mikey, na nagka-work tayo. Pero hindi tayo nagkasama. Nagkasama tayo. Ah, circus. Yeah. Napag-usapan namin to sa first lock. In circus pala, yes. He played yung younger version ni Cupcake, ni Gordo Verso sa noon. Sa circus. That was also from public affairs, yeah. Before yung po mag-start ng taping, I think yung unang-unang mababaysan ko ng impression is yung nagsama kami a whole day na for workshops before kaming sumalang sa lock-in taping. Unang impression ko kay Kelvin, akala ko masungit siya. Akala ko mataas yung walls niya. Automatically, I would react na itataas ko din yung walls ko pag ganun, di ba? But pag tagal-tagal nung mas nakikilala ko siya na parang na-misunderstand ko lang siya. Parang iba lang yung way of communicating namin. Because in real life, I'm makulit akong tao, madaldal ako sa lahat. And siguro hindi lang talaga ganun si Kelvin. Pero minsan may mga pitik din na ganun siya eh. May mga mood siyang ganun. So nung nakita ko for the first time yung side niya na ganun, natawa naman ako, okay, may ganun din pala siya. So, okay naman. Nag-iba yung, malayo yung first impression ko sa kanya. From after dun sa after ng lock-in, mas nakilala ko siya, malayo sa pagkakakilala ko kung sino talaga siya ngayon. So, yeah. Noong unang pagkikita kasi namin ni Mikey, hindi talaga ganun naging maganda yung ano namin. Hindi naging maganda yung outcome. Kasi nga pares, yun, kagaya na sinabi niyo kanina, pares, hindi kami nagkaintindihan na ganyan. Well, hindi pa naman kami magkakilala. Tapos yung nagkakilala na kami, doon ko nakilala si Mikey na talaga palang mahal niya talaga yung trabaho niya. At kung anong nakikita mo sa TV, hiwalay siya sa... Minsan, kailangan din naman natin sa character natin, sarili natin. Pero iba siya sa ano eh, personal eh. Parang lovable talaga siya.